Next. Tatawa na niyo kung mukha pa akong malungkot. Praise the Lord. Maraming salamat Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa umaga, sa kalakasan. Ito, nandito na naman tayo. Ayun na, pinagpapasalamat ko sa London na yung grabe yung favor na binibigay niya sa akin. Dahil di ba, nakakalala nung Saturday, may pumunta niyang, dedicated kasi yun, kakabitan na daw ng wifi. Kumbaga yung nakatatlo nung punta sa amin, wala daw kung pagkakabitan. Ayun, kaya gusto ko sa PLDT kasi ang camera ay 1399. Ayun na, alam niyo ba yung wifi na lang, kaya pala tatlong beses sila bumalik ay walang nakita poste. Pumunta ka na ate ko rin. Sabi ko, ate ko rin, ako pipilita na yan lang sa Converge. Kahit mahal ang Converge siya. At wala ka parang PLDT ay. Alam niyo ba, sabi niyo yung ate ko rin, ay, may PLDT. 500 lang ang monthly ko, pero hindi. Wala ka yung natipid ko. Ayan. Tapos yun, ipagpapasalamat ko rin sa Lord. Natutuwa ka na kung naiwas ka sa kasalanan, sa kasamaan. Ayun. Ibubus niya yung blessing. Kasi yun yung mga nakaraan na sabi ko nga, yung laki na nakikita ko Shopee, na itinigil ko na kasi parang hindi tama. Alam niyo ba yung kapalit na binigay ng Lord? Ayun na, nagkabit sa akin ang wifi ng bit ng Merkules, 2 days pa lang ano. Ayun na, kumita na ito sa wifi ko ng ano. Inuha ko talaga agad kasi ako si Simbay. Sabi ko yung first flood ko kay Lord yun. Ayun na, 1:40 agad tapos. Ayun mga cellphone ko na ginagamit ko pa Shopee. Ayun, ngayon na ginagamit ng mga bata doon. Pinapasita ko rin. Binoy niya no, na umiwas ako sa kasalanan na oo, kumikita ako ng malaki. Pero ito yung favor na binigay ng Lord sa akin. Dahil umiwas ka sa kasalanan, ibang pagpapalo ibigay ko sa legal na paraan. Ayun na, ginagamit lahat ng cellphone ko na doon ngayon sa bayan dahil bata sa labas namin. Ayun yung, sabi ko kung trophy na nakukuha ko agad sa piso ay pa yung ano, yung pambayad ko, 500 monthly. Ay, dalawang araw pa lang nakuha 40 na ako. Ayun na, hindi pa nila masyadong alam. Hindi pag nalaman na yun. Maraming salamat sa Lord na ayun, dahil nakikinig tayo sa salita niya, ayun, na yung pagpapala talaga, huwag tayong matakot na iwasan yung kasalanan kasi doon ka lang bibigyan ng blessing. Yun, okay. Sa Lord ang pong matas na pag-uwi. Yan, amen. Tunay nga po ang pag talaga nangagawa ka sa Lord. Nandun na, pag inunan mo talaga ang Lord, hindi ka inuhulit ng Lord. Ano po, sabi naman po dito sa awit 136, beginning verse yan. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Ano po, yan, sa pangalawang pagkakataon, sino naman po yung nais ni parangalan din ang Lord sa kanya? Lord, sabay naman yan. Amen. Nagpapasalamat din po kay Lord dahil hindi ginagawa yung pag-iingat ng buong pamilya. Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakarap ng aking kapatid na si Ate Shin ng maayos, ligtas ang baby at maliso. Yun lang po, salamat po kay Lord. Ako ba? Yan, ako rin wala kinasalita ng Lord. Subuhay niya Ate Shin. Ayan po, good morning. Ano po, gusto ko lang naman po na pasalamat sa Lord na hindi na wala ngayon sa umabay na ito yung ano, yung pag-ibig talaga. Yung, sobrang adlas ako sa worship. Naramdaman ko yung peace ba sa worship natin. Yung kahit ang unti natin, nag-worship ako sa Lord na pinikita ako gano'n. Feeling po kami lang ng Lord. Hindi ko din may nasa paligid na hindi ko na okay namin ganun-ganun. Pero yung pakaramdam na andito si Lord, no? Parang kahit ang unti natin, yung damo po yung grabe yung ano yung pakaramdam yung puso mo, sobrang gaan na yung isip mo, ang payapa, habang pinupuri siya. Yung, ang grabe talaga si Lord kasi yung kapag dumadating talaga sa worship, na parang yung pakaramdam ko sobrang gaan. Sobrang parang wala kang iisipin ito kundi magpuri talaga sa Lord. So gusto ko talaga ang pasalamat sa Lord na sobrang bakit nararamdaman ko to yung grabe yung pag-ibig niya, pinararamdam niya sa akin. Parang wala ka nang hanapin talaga sa Lord. So same po and
nag-iingat din siya sa pamilya ko. Sa Bolinggo. May nangyari na aksidente yun. Ito ko. Dumating siya sa bahay, bubuguan. Nauna po na doon ako sa best friend ko. Mama na doon sa niya. Tinawag niya kapatid na doon. Tinawag niya yung ano, magkapatid siya. Sabi, hindi, pari ko kami na. Oo, ngayon, nag-iingat na doon sa bahay. Sa mga mainit pa, pari ko na. Ito po sa ulo, sa lahat ng katawan ko. Siya po na aksidente doon sa may tapukan. Hindi ako nangihilom at nakita akong dugo, labas muna ako. Nasa isip ko, ba't matik na talaga na kapag niya kanyayari gano'n, matik na sa akin talaga, ba't ako napapa-indisa, same na napapa-pray na ako gano'n. Tapos ano, walang gano'n, parang walang masamang nangyayari gano'n. Pasok na ako, tapos yun po, sabi ko dito, ano, wala siyang kasalubong, tapos, ano po, po ay, sabi niya, nagkwenta na po yun, sabi ay, ako ngayon nagdasal na sa Panginoon, sabi ko. Panginoon, ako po ay bago po sa bahay ng kapatid ko, ganun-ganun. Matutong ba na lang po siya doon sa may... Napilit umuwi at nandun na siya sa may sulay ng sapa. At, tawag dito, tutong ba na daw siya? Hindi ako ay pray ng pray. Tapos, pagdating ay ang tinungo ko. Hindi, ang sakit na lang. Ayok mo po, ganun na lang ang lalaki na iyak. Kasi talaga, nagsisigaw po at ang laki ng sugat ang naling pa. Tapos yun, habang ginagamit ko yung sugat, ayaw ko magpadala sa ospital at makukupita. Tapos yun po, ang ginagamit ko po, ang ginagamit ko po, Lord, wala nang nangyayari. Hindi ko kahit, ang nalaki sa sugat na lang ang iyo po. Pinag-pray ko na, hindi maayos ko kalagay dahil ito yung iyo. Tapos yun po, talaga, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung pag-iingat ka rin talaga ando kasi hindi niya sinakasama. Sa pag-ibig ng Lord sa araw-araw ng tinawa ng Lord. Hindi lang po. Sa Lord na rin. Mga po sa ating lahat, tunay sa ating Panginoon Jesus. At pwede po po rin nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakita po talaga ng Lord sa buhay. Sa buhay namin, sa aming pamilya. Tunay nga po na sa mga nagdaang linggo, ay sobra po, ako na-express din po talagang dami namin tayo. Pero po rin ang Diyos, buti nga maraming tayo. Ay, kaya lang, gusto ko lagi na ako maka-attend dito sa Dallas Prayer. Sabi ko, Lord, alam kong kay Kilos ka. Ay, siyempre yung medyo yung aming nagkakat doon, yun ang parang namamahala doon. Ngayon, siyempre ako iaalis ng alas 4. Sabi, oh, pasak ka na naman, Tita Preda. Kami may test prayer. Ay, ano yun? Sabi ko, hindi kami nagtitipon doon para amin kami ay nababay ng study. Sabi ko, mga misa naman din kayo. Sabi, nako, pagkadami-dami pa nga tayo. Huwag ka na muna umalis. Ba, hindi pwede. Sabi, unahin mo lang ako, Lord. Ganyan. Tapos, di mga ilang araw nga po, hindi nakaka-attend ng death prayer. Ngayon po, sabi nga po dito, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kita ganap. Sa harap ng iyong templo, ay lumukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahil sa pag-ibig mo sa iyong katapatan, ikay tunay na laki dapat iyong kutusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo sa lakas ng inunod ay lumakasalit ako. Kaya ako pinagpupurit, nagpapasalamat kahit ako, ay, talagang pagdadating sa hapon, pagod na ko. Kasiras po yung aming tinatahe, purihin po naman ang Diyos at talagang binibigyan niya ako ng kalakasan. Kahapon nakausap ko yung manager ko tsaka po yung aming kapatid pero hindi pa ako punta rin Batangas. Sabi ko yung ate Kako dito ay marami na rin tahi. Ay dito na lang muna ako kahit medyo mababa ang presyo ng tahi. Tsaka dito hindi ko pa rin na maiwan si Aliyah tsaka yung aming mister. Kako itong kalooban ng Lord na dito ako. Sa aking kapatid. Ay di, text po naman yung ating manager. Sabi, pwede, punta ka na dito. Okay na dito sa Batangas. Wala nang ganyan, wala nang public. Sabi ko, okay na rin po dito. Okay, hanggang sa pinicturean ko na yung aking mga ginagawa. Sabi ko, oh, tignan ninyo po itong aming diba? Nakabot kang ganyan yung aming tinatahe. Ay, pinakita naman sa akin yung mga tinatahe. Lalang gabuntok niya. Alam kita talaga napakabuti ng Lord. Talaga ng kanyang mga anak ay hindi niya binabayaan para makapagbalik papuri sa kanya. Tsaka
yun nga po na talaga prayer ko na mo ay makapaghandog sa Kanya at maibalik ang ikasampung sa Kanya. Talaga po naman na sabi ko nga na Lord, tapos ako nagpupuri rin po sa Panginoon dahil itong aking anak mo si Aliyah, kumakanta siya ba nung yun nga po yung hanap buhay nila ng ating niya, purihin ng Diyos. Sabi ko, oh Lord, kung kalooban mo po Panginoon yung ano ni Aliyah, yung pagkanta niyo, syempre yung mga kanta na sa bagay ng mga love song naman. Ay, ngayon ay parang nagkaroon ng problema. Dahil yung pala, pag hindi ka nakakota ng gano'n na kalaki, ay hindi ka makakasweldo. Ayaw ngayon na si Aliyah. Wala, ayaw ko na pala niyan. Hindi na, ayaw ko kakanta niyan. Bibigay ang Lord sa iyo na masigit na basta maglingkod ka lang sa Panginoon. Kaya nga po eh, medyo nagdadalwa ang kanyang ano, sa Panginoon, sa Diputan, sa Panginoon ka lagi. Kaya po, kaya po, purit nagpapasalamat sa Panginoon. Tapos eh, nga po, una ay may nagkaroon kami ng biglang na kita namin, napakalaki ng aming baboy lang sa tubig at ilaw, ganon. Bapurihin ng Diyos na may hindi po naman na nagpadala ng kaunting blessing. Yun, nakabayad kami sa tubig at ilaw. Kaya purihin ng Diyos, talagang napakadali na ng Panginoon. Sabi ko, Lord, alam kong hindi po kami pagkukulang. Kaya napakapunta po ng Lord talaga sa buhay namin. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga blessings, sa mga pagpapala, na yun na po tayo manghawak lamang sa kanyang salita. At ating sa puso at isagawa ang talaga po namang ikilos ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa kanya po ng mga kapuri. Yan. Yan. Sabi po dito ano, na tunay nga po talaga yung kapatian ng Jordan na ginagawa sa ating buhay. Sabi po dito sa Awit 36, verse 5-6, ang wagas na pag-ibig mo ay Yahweh, walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo ay sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao ay mga hayop, ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang sa tuwing ay kinukupkop ng mapagpala mo. Yan, purihin natin ang salita ng Diyos na tunay talaga yung kabutihan ng Lord na once na inuuna mo talaga siya, hindi ka na talaga ihuhuli. Andun na, ipaparanas talaga niya sa'yo yung hindi mo nararanasang pagpapala ano, sa sandibutan. Pero once na nandito ka sa Lord, ipaparanas sa'yo ng Lord yung pagpapalang nagmumula talaga sa kanya. Ano po, na masigit pa doon sa binibigyan ng sandibutan. Ano po. At yun nga po, ano na, awali po yung magpapatutoy. Ipapasalamat po ako sa Lord na yun nga po na naging matagumpay tayo ng Lord sa tiyano po. Na, kahit nakakatawa po noong hapon. Kasi nga yun, ando na, hindi naman masyado nakapakasigawa ng hindi na nagpapakanta rin yun. Yan, at nagpapasalamat din ako kasi ando na, grabe talaga yung ginawa nga naman talaga ng Lord. Kaya pala talaga yung nakasama si Aliyah noon, kaya pala pilit-pilit ko. Yan. At yun nga po, ano, nagpapasalamat ko ako sa ginagawa ng Lord sa buhay namin, ano, na ando nga po na sobrang busy na yan, na dahil ang dami nang gawa sa school, puro project na doon na hindi ko na lang iniintindi. Sabi ko, kaya ko yan, madali lang na namin yan. At andun na, yun, nagpapasalamat din ako sa Lord sa buhay at kalakasan na na po. At yun po, minsan pang palakpakan po natin ang Lord at tayo yung manalangin ng Lord sa Lord. Maraming salamat, O God, sa mga tao din nalang mong panyakap dito, O God, sa iyong harapan, Lord, upang mapakurian ka, Lord, mapasalamatan ka, Lord. Minsan pa, Lord, na pagpanglain po sila, O God, ng sisigdigigat na humapo na pagpapala, Lord, maging sa mga hindi, O God, na nakatayo, Lord. Pero alam mo, kita mo yung puso nila, Lord, na nasasabik silang magpasalamat sa iyo, O God. Lord, minsan pa, nasamahan mo kami, O God, sa gawain ito, O God, na patuloy na kumilos ang presensya mo, O God, yung pag-ibig mo ang nais namin maranasan sa araw na ito, Lord, na hindi na namin inaalaw lahat ng uri ng panatakot ng kaaway. In Jesus' name, O God, sa gawain ito. Lord, maraming salamat, Lord, na we declare the victory, O God, ng gawain ito at patuloy na kayo ang kumilos, O God, at yung presensya mo ang nais namin maranasan, O God. Lord, maraming salamat to you guys, glory and honor in Jesus' name.